And welcome to my channel. Andito naman po ang inyong lingkod, Marian Amor. Ayan, at kung bago ka pa lang sa akin channel, and don't forget to subscribe my channel, Marian Amor Vlog. And don't forget to hit that notification bell button para updated ka sa mga bago kong i-upload na mga videos. Ayan guys, and for today's video ay pag-uusapan natin ay ang 10 best places na nasa bucket list ko. Ayan, nasa bucket list ko. Yan ang mga 10 places na gustong-gusto ko talaga guys na puntahan. And talagang pangarap ko talaga siyang puntahan someday in the future. Ayan, pag medyo nakakaluwag-luwag ng ating, Marian Amor. Ayan, so in time, ayan, mapupuntahan natin yan. So, ang number one po sa aking listahan ay syempre ang Egypt. Bakit nga ba number one sa listahan ko ang Egypt, guys? Alam nyo kasi, guys, ako ay mahilig ako sa mga Egyptian mythology, ayan, sa mga mythologies, ayan, sa mga ano, nung unang panahon na ano. So, talagang isa yan sa mga gustong puntahan, lalo na ang Pyramid of Giza, ayan. Gusto ko talagang makita sa aking mata, ayan, talaga, at saka ang Great Sphinx nila, ano, talagang napakaganda talaga siya, at talagang maraming turista ang pumupunta talaga dito sa mga lugar na ito, ano, at saka yung Valley of the Kings, ayan, ang Alexandria, at ang magaganda nilang mga beaches doon, ayan, isa din po talaga yan sa bucket list ko, ano, napuntahan doon sa aking in the future na Egypt adventure, at sana ay mangyari po yan, ayan, sa mga susunod na panahon. And kung may mga sponsors dyan, bike naman, ayan, bike naman, ayan. At syempre guys, isa din po talaga sa gusto kong puntahan ay ang Mount Sinai, na kung saan ay ang ating propetang si Prophet Moses ay talaga namang nandoon talaga, at nakita niya doon ang ilaw na kung saan ay kinausap siya ng ating mahal na Panginoon, ano. So talagang napakaganda talagang lugar na puntahan din yun. Kaya na, yan po ay number one talaga sa aking bucket list. Ayan, so ang susunod po natin sa aking bucket list ay ang Europe tour. Ayan, Europe tour. Napakaganda kasi guys talaga ng Europe, and talagang makakapunta ka, dyan mo makikita ang Rome, ang Vatican City, ang Venice, ayan, ang Paris, ayan, ang saan pa ba, ang maraming gondola, ayan, yung pakaganda talaga, no, na mapuntahan yon. And talagang talagang kailangan mo talaga ng 1 to 2 weeks para ma-explore ang buong Europe, ayan. Pero talaga naman napakaganda talagang puntahan. Switzerland, ayan, talagang isa talaga yan sa mga napakagandang puntahan sa Europe, ano. And talagang must seen talaga yung mga places doon, kasi talagang yung mga ruins nila doon, and yung mga kung saan nandun ng ating Queen Elizabeth, ayan, ay mapuntahan natin talagang, isa din yan talaga sa pinapangarap kong puntahan. And, syempre, of course, ang nag-iisang Eiffel Tower, ayan, talaga naman, maganda talaga yun. Kaya, isa din po yan talaga sa mga napakagandang puntahan na destination, ano. So, ang pangatlo natin sa listahan ko ay itong Puerto Princesa, Palawan. Ayan. Kasi, guys, alam nyo guys, dyan sa Puerto Princesa kasi, hindi lang naman kasi beach ang inyong mapupuntahan, kung hindi din makikita nyo din ang isa sa pinaka-amazing underwater cave. Ayan, na talaga napakahaba po nito, at ito po ay isa po ito sa naitala po sa Guinness Book of World Record. Ayan, na talagang isa sa pinakamahaba at pinakamagandang underwater cave, ayan, sa buong mundo, ano. So talagang yan din ang gusto kong mapuntahan, and talagang napakaganda guys kung makikita nyo po sa mga upload. Ayan, talagang maganda talaga siyang destination na puntahan, kasi hindi naman ako fan sa pagliligo sa beach, so hindi
hindi ko talaga bet yung mga destination na kung saan makakaligo ka sa mga magagandang beaches, pero gusto kong pumunta doon kasi dahil doon nga sa underwater cave, and talagang isa po yun sa mga listahan talaga na gusto kong puntahan. And of course, ayan, ang pang-apat natin sa listahan ay ang Singapore. Ayan, bakit nga ba Singapore? Ayan, unang-una guys, bakit gusto kong pumunta sa Singapore? Gusto kong makita yung airport nila. Yung airport nila. Nakakatawa man to guys, nakakatawa man. Pero talagang totoo. Totoo talaga. Gusto kong makapunta sa airport ng Singapore kasi napakaganda talaga ng airport nila. And talagang parang state of the art, parang nature na ano. Hindi ko lang alam guys, pero talagang isa po yun sa gusto kong mapuntahan. And isa din po sa gusto kong mapuntahan ay talaga yung ano nila, yung garden. Ayan, yung garden nila na parang ano, yung parang Avatar. Ayan, talagang isa din po yan sa mga gusto kong puntahan. Ayan, na nasa bucket list ko. And sana pag pinagkaloob ng Panginoon ay talaga namang mapupuntahan ko guys. Ayan, talaga yung pagdasal natin yan at magtsatsaga lang ako at magsisikap, ayan, at pagsisipagan ko pa talaga, ayan, para naman eh, makaipon po ako at makagala-gala naman ako doon, ano. So, ayan guys, and ang panglima po natin sa listahan ay ang Bangkok, Thailand. Ayan, bakit nga ba Bangkok, Thailand, ayan. So, sa maraming nagtatanong at nagtataka, bakit po ba isa yan sa aking mga nasa listahan na gustong-gusto ko din talagang puntahan. And talagang meron naman po tayong mga kaibigan na dyan, ayan, sa YouTube world. Ayan, ay gusto ko talagang puntahan ang Bangkok, Thailand. Gawa nga nang ako ay magpaparetoke someday. For and beauty enhancement, guys. Ayan, talagang isa yan sa mga pangarap ko dahil gusto ko nga magpa-nose lift. Ayan, gusto ko magpa-nose lift, guys. At isa po yan sa mga prospect ko kung hindi Korea or Thailand. Ayan, para mas pretty na po ang Marian Amor ninyo. Ayan, nakakatawa, guys. Pero isa talaga yan sa mga plan kong puntahan. And of course, yung mga temple naman nila doon. Kasi guys, alam nyo guys, isa sa mga pinakamagandang puntahan talaga is yung mga temples naman talaga ng Bangkok, Thailand. Kasi talagang napaka-strong po ang belief nila kay Buddha. Ayan, and talaga namang isa din po ako sa mga naniniwala. Ayan, na talaga namang may dalang swerte talaga ang paniniwala mo kay Buddha. Kaya gusto ko din talagang makapunta sa mga temples. Isa sa mga temples sa Bangkok, Thailand. Ayan. And of course, ang number 6 natin sa lista ko na best destination na nasa bucket list ko guys ay ang South Korea. Ayan, ang South Korea. Bakit ba ang South Korea? Dahil marami bang opa? Oh, okay lang. Pero yun talagang gusto ko is yung mga food doon and talaga yung place. And isa din doon talaga ang pinag-isipan ko nga is Bangkok or ang South Korea kung saan ako ay magpapagawa ng aking beauty enhancement someday. Abangan nyo yan. Dahil pag ako'y nakaipon ay talagang i-explore natin ng mga lugar na yan guys. So isa po talaga yan sa mga, kasi alam nyo guys, sa South Korea talagang one of the finest talaga sila pagdating sa mga food, especially sa mga spicy food na talaga namang napaka mouth watering talaga guys. Nako naman, dahil ako po ay mahilig din talagang kumain. Hindi po ako magaling magluto pero mahilig talaga akong kumain, kaya talaga medyo bilugan nga ang Marian Amor ninyo, ano. Talagang gusto ko talagang pumunta dyan guys, and so it, and talagang marami din talagang mapupuntahang magagandang lugar dyan sa South Korea. Ayan. And of course, ang number 7 po natin sa aking bucket list ay walang iba kundi ang Himalayas Temple. Ayan. Bakit ba? Ano bang meron dyan sa Himalayas Temple na yan? Ano? Actually guys, ang Himalayas at ang mga temple nila.
Kasi guys, dun sa Himalayas, of course, eh makikita nyo nga, ayan, eh makikita nyo ang tallest mountain of the world, which is the Mount Everest. Ayan na matatagpuan sa Tibet. Kaya naman talaga, eh gusto ko din talaga mapunta. Although guys, hindi ko pinangarap na akyatin talaga ang tuktok ng Mount Everest dahil talagang alam kong imposibleng mangyari yun dahil mahina, unang-una mahina ako sa lamig and pangalawa talagang hindi ako sanay umakyat ng mundo. Pero talagang fascinated talaga ako sa Mount Everest and talagang napakaganda po talaga niyang tingnan at puntahan and talagang although bundok lang, sinasabi ng iba na bundok lang naman siya and talaga namang napaka world class na naman talaga at talagang isang napaka fulfillment talaga kung ikaw ay makakapunta at makakaakyat talaga ng tuktok ng Mount Everest. Ano po. So ako naman hanggang paanan lang guys, okay na ako dyan. Basta makita ko lang ang Mount Everest, happy na ako dyan and talagang dadaan na lang ako sa mga temples nila kasi marami din pong mga temples na magaganda dyan sa Himalayas. Ayan. And of course, ang number 8 po natin sa listahan ay ang Sri Lanka. Ayan, bakit ba? Ano bang meron sa Sri Lanka? Bakit kasi marami naman na hindi nagugustuhan ang pag-ano or yung sabihin na natin hindi talaga siya top priority na puntahan. Ayan na. Pero ako talaga guys, isa po talaga yan sa mga gusto ko po talagang puntahan ang Sri Lanka. Alam nyo guys kung bakit? Kasi ako ay mahilig ako sa mga gemstones guys. I am a gemstone lover and I am a collector din. Hindi naman siya bonggang big time na collector pero talaga naman mahilig ako sa mga gemstones. And sa Sri Lanka kasi guys, marami talagang mga minahan dyan ng gemstones and talagang mas mabibili nyo po daw siya sa murang halaga. And of course, napaka-authentic talaga ng mga gemstones dyan. Ano. So, dyan din nakita yung star sapphire, ayan, at saka ang star ruby, kaya talagang gustong pumunta dyan and to experience naman the place na kung saan ay makakakita ako ng talagang napakamagagandang mga gemstones na talagang world class, ayan. So, number 9 po natin, ayan, back to the Philippines po tayo, ayan, ang number 9 po sa aking listahan ay ang Chocolate Hills ng Bohol. Bakit ba ako fascinated sa bundok kaysa sa beach? Kasi unang-una hindi ako mahilig mag-swimming. Ayun, hindi ako mahilig mag-swimming, guys. Kaya talagang hindi ako fascinated sa dagat at mas gusto ko ang bundok. And maganda kasi siya, guys, at ma-experience man lang na makita yung world class na Chocolate Hills ng Bohol at makita ang mga tarsiers ng mga ka-friendshipan ko. Ayun ang mga best friend kong tarsiers. Ayun. Isa po 'yan sa mga must to travel destination na nasa bucket list ko and hopefully po guys ay talaga namang mapuntahan ko. And of course, ang panghuli po natin sa listahan ay ang Dumaguete City. Ayan, bakit ba isa sa mga isa sa mga nasa bucket list ko. Ayan, panghuling bucket list ko ay ang Dumaguete City. Alam nyo guys, ang Dumaguete City is close to my heart dahil ito ay isa sa mga lugar na kung saan nang galing ang aking mamang, ayan, ang aking nanay. Diyan po siya pinanganak, diyan po siya lumaki, ayan. Kaya talagang, and ako naman guys, nung bata pa ako, naka-travel na din naman po ako dyan sa Dumaguete. But nung medyo lumaki na ako, and eto nga, naging adult na ako, at medyo nagka-edad na, ay hindi ko na nga nabalikan ang Dumaguete City. Gawa nga nang ako ay nakapagtrabaho na, and medyo busy, ayan, walang time na mag-travel. Ayan, at syempre, medyo budget din po tayo, ayan.
ayan, real talk lang po, kulang tayo sa budget, sa paggagagala, ayan. Kaya hindi ko po nagawa na pumunta dyan sa Dumaguete City, na kung saan ay ma-meet ko personally yung aking mga pinsan na nasa mother side, ayan, na nasa Dumaguete. And talagang isa po talaga yan sa mga nilo-look forward ko talaga na puntahan someday, ayan, maybe next year, maybe next year, basta someday talaga, talagang pinapangako ko talaga sa inyo, guys, sa mga susunod kong video, talagang abangan nyo po ang aking pagpunta sa, ano, sa Dumaguete City, at i-vlog ko po talaga yan. So, ayan, guys, ang ating top 10 best places and destinations na aking ita-travel, yan ang nasa bucket list ko. At sana po ay nagustuhan nyo po ang aking video, ayan. At kung meron po kayong comments and suggestions, feel free to comment down below. Ayan, guys, and don't forget to subscribe my channel, Marian Amor Vlog, and don't forget to hit that notification bell button para updated ka sa mga bago ko pang i-upload ng mga videos. And of course, don't forget to like and share para updated din ang friends and family ninyo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod ko pang mga videos, and God bless!